Or sa video nito, ituturo ko sa inyo kung paano i-set up ang bago nating satellite finder. Ito yun mga boards. Yan. Kararating lang sa atin ito kaya hindi pa natin magagamit kasi hindi pa na-set up. Kaya isi-set up natin. Yan ang model nito mga boards, IWS6933. Okay, so ito. Power on natin. So ang una muna natin gagawin or isi-set up mga boards ay yung transponder na para sa signal. Kasi dito sa Pilipinas, dito sa atin mga boards ay mayroon tayong tatlo ng setting para sa mga satellite provider. Ayan, meron tayong signal, meron tayong satellite at yung GSAT. Ang una nating isi-set up ay yung mga data or transponder data para sa signal mga boards. And then next naman yung para sa satellite and then sa GSAT. Okay, kaya subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel natin. Huwag mong kalimutan ng bell icon para ma-notify ka pagka may bago tayong upload. Okay, so huwag na natin patagalin mga boards. So dito tayo sa main menu, dito tayo sa SAT Manager. Okay. And then pagkabago, kapag ka maraming data, kapag ka naka 100 mga boards, kailangan mo mag-delete ng satellite data. Ito, okay, halimbawa 100 yan. So wala ka ng space para sa bago mong gagawin na satellite. Okay, so ganito mag-delete mga boards. Ayan, yan, hindi naman natin kailangan yan. Kaya i-okay natin dyan. And then, are you sure to delete? Ayan, i-select mo lang yung yes. And then, please wait. Ganyan mga boards. And then, mabubura na yung data ng satellite na yun. Okay, hintayin lang natin saglit para makapag-enter na tayo ng para sa signal. Okay, then return tayo. Dito na tayo sa other satellite. Okay. And then, sat name, yan, ilalagay natin na signal. Okay, signal. Sulat natin signal, mga boards. So, okay na yan. Okay na para sa akin yung mga boards. And then, yung longitude niya ay 108.2. 108.2 is. Okay, okay na yan. And then, yung LNB type ay gawin natin universal. Ayan. And then, yung low frequency, wag na natin galawin yan. So, ganyan na yan. I-return na natin. And then, i-save natin. Yes. Okay, so meron na tayong nagawang signal na satellite. And then next naman natin na i-configure ay yung kanyang TP. Kaya pupunta tayo dito sa TP Manager, yung transponder niya mga boards, ang TP. Ayan. So mag-add tayo ng transponder, then hanapin natin yung ginawa natin kanina, yung signal. Ayan, nandun siya sa pinakahuli. Okay, and then select mo yung signal syempre mga boards. Alright. So dito na tayo sa frequency. Meron itong ang signal mga boards, meron siyang 8 na ginagamit na transponder at makikita 'yon sa every channel ng every channel sa mga channel list makikita 'yan mga boards. So meron siyang 8 na ginagamit na transponder. Kahit isa lang doon mga boards ang makuha mo ay okay na 'yon, pero mas mainam na gawin natin lahat 8 na transponder ang ikikiin natin. So yung frequency number 1 natin ay ikiin natin na 11685. So 685. Ayan, so medyo matagal mga boards mag-iin kasi walang keyboard ito, puro pindot-pindot. Okay, and then next natin yung symbol rate ng 11685 ay 18750. Ayan, so 18750. Ayan. And then yung polarity niya horizontal, so tama na yan, hindi na natin babaguhin. Okay,
Then press natin yung return para makapag-save siya. Okay. Okay, so dun pa lang sa ginawa natin na pag-enter ng data na yun mga boards ay makakasagap na tayo dapat dyan ng signal para sa signal. Okay, so dito tayo sa SAT setting. Yan, SAT setting. And then select natin yung signal. Ayan. Okay. Alright. And then try natin. Ayan. So nakikita nyo mga boards yung frequency na 11685 na in-enter natin kanina, and then yung 18750 na symbol rate. Ayan. Subukan natin lagyan ng antena na galing sa plato. Ayan. So dito pa lang mga boards ay makakasagap na tayo ng signal. So meron na tayong 73% and then 47%. Ayan. So mababa talaga yan kasi nga hindi well aligned yung aking antenna. Alright. So dun pa lang sa first na frequency na ginamit natin, since meron 8 ang ginagamit ng signal, pwede natin ikiin lahat yon. Pero dito makikita mo na makakakuha ka na ng signal or makakasagap ka na mga board. Okay, so idagdag pa natin yung 7 pa na transponder data ng para sa signal. Dito ulit tayo sa TV manager. Okay, and then yung add transponder. And then select natin ulit yung signal. Ayan. Frequency number 2. Ayan, so 11656. 11656, and then yung symbol rate niyan ay 18750, and then polarity ay horizontal din. So okay na yan. I-save natin. So meron pang 6 na transponder data. So ikiin lang natin lahat. Add transponder ulit. And then hanapin natin ulit yung signal. Ayan. So paulit-ulit ito mga birds. 8 times tayong mag-enter. Okay, so third na tayo. 11626. 11 and then 6. So 11626. Okay, and then symbol rate ng 11626 ay 20,000. 20,000. Ayan. So polarity niya ay horizontal din. So okay na 'yan. I-save din natin. Okay. So fourth na tayo na transponder. So i-add transponder pa rin natin, and then select natin yung signal, and then frequency na naman 11480. Okay, and then yung symbol rate ng 11480 ay 18750. Yeah. 18750. And then horizontal din ang kanyang polarity. So okay na 'yan. Save na natin. Next na tayo, number 6 na. So mag-enter ulit, and then select natin yung signal, and then frequency 11510, and then yung frequency ng 11510 ay 20,000. So 20,000, and then polarity same, puro 8, puro horizontal mga words. Ayan, save. Next, add na naman.
11539 naman yun. And then 20,000 din mga boys. And then 20,000 din. Okay. Save. Oh, dalawa na lang mga birds. Signal. And then frequency 11568. And then 20,000 then. Save. Okay, last na tayo mga birds na transponder para sa signal. 11597 and then 20,000. Okay, complete na mga birds. Okay, so i-testing natin mga birds. Ayan yung number 1 kanina. Ayan, so ayan yung listahan natin. Ayan, so kung mag-enter kayo, screenshot nyo na lang ito mga birds. And then i-enter nyo. Ayan, sundan nyo lang yung ating ginawa para hindi kayo mawala. Okay, so 8 ang kanyang transponder at frequency na ginagamit ng signal. Ayan mga birds, kapag ka nag-align ka, kahit isa lang ang piliin mong transponder at saka frequency, makakakuha ka na ng signal. Ayan, number 2. Seta. Ayan, meron din sa number 2. And then yung number 3. Ayan. Ayan, lahat yan mga birds ay meron siyang makukuha. So, mababa lang talaga yung aking signal mga birds kasi nga nagagalaw yung doon sa taas. So ganun ang mag-enter na data, frequency data at transponder data ng para sa signal mga birds. Okay, kapag ka nakatulong naman tong video na ito, please like and subscribe kapag hindi ka man nakasubscribe. Pa-share na din mga birds. Maraming salamat sa panonood.